Magandang araw mga kaleki. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ngayon ang ginagawa ko ay nagpa-pump down ako ng air conditioning plant. So nag-pump down ako hindi para magkarga ng freon or mag-inspect ng mga refrigerant. Pina-pump down ko siya para mag-automatic shutdown itong compressor. Kasi ngayong araw ay mag-a-adjust tayo ng belt. Maingay na kasi yung belt ngayon ng compressor namin eh. Two weeks ago, nagpalit kami ng belt na compressor. And then, lumuwag siya kasi nag-expand yung belt. So normally, kapag bago yung belt, after 1 week or 2 weeks, kailangan nyo siyang balikan para i-readjust. Kasi mag-elongate yung B-belt natin, kaya kailangan natin siyang i-retighten. Maglulus ng konti, kaya ngayon maingay. Ngayon, yung trabaho na to, kailangan safety first talaga. Bukod sa sinatdown ko or in-isolate ko muna yung freon or pinapdown ko, sinatdown ko na rin yung main breaker para safe na safe talaga. Para kung sakaling hawakan natin yung belt or mag-adjust na tayo, hindi siya mag-automatic start. So mamaya-maya ituturo ko sa inyo paano ba mag-adjust ng belt, kung ano yung tension na kailangan para maging perfect yung adjustment natin. Pero yan, may katulong tayo, yung kaibigan ko si Oiler Wilmer Taroma, na napakasipag na oiler. Tatlong taon namin magkasama niyan, tatlong kontrata na rin. Kaya alam mo, halos magkamukha na kami pag magkasama sa trabaho eh. Kaya kabisado namin isa't isa. Yan, sa nakikita nyo yung belt, medyo nag-loose ng konti. Kaya ngayon, kapag tumakbo yung compressor natin, lalo pag nag-start na, maingay kasi nag-loose siya. So, ito, in-inspect din ni third engineer, yung kaibigan natin, si Fidel. At maganda rin kasi yung ganito na marami tayo nag-inspect, nagpapasa-pasa tayo ng idea, nagpapalit tayo ng kuro-kuro. Yun lang, simple lang naman yung trabaho na to. Ayun nga lang, ang pinaka-importante is safety. I-shutdown nyo lang yung main power. Gamit kami ng mahabang ruler para sukatin kung pantay ba yung dalawang pulley. So mula sa pulley ng compressor, lalagay namin yung ruler hanggang sa pulley ng main motor. Dapat pantay na pantay yung dalawang pulley, kasi pag hindi nagpantay yan, magkakaroon ng stress sa mga belt, hindi rin siya tatagal. So magagamit nyo, maganda sa umpisa, pero after few days or after few weeks, maaaring maputol na agad yung B-belt nyo. Kaya importante rin na sukatin nyo rin kung pantay ba yung dalawang pulley. Bago mag-adjust, minamarkingan muna namin yung mga position ng bolt, position ng mga adjuster, para meron kayong reference kung gaano kalayo or gaano na ba yung distance ng pag-a-adjust nyo. So sa barko, ayan ang nakasanayan na natin. Kada may babaklasin, minamarkingan muna
Kaya halos lahat kami rito, meron kaming mga paint marker sa bulsa kasi ayun ang unang procedure talaga ginagawa namin, minamarkingan muna namin bago namin baklasin. Gagamit din tayo ng belt dressing para i-spray natin sa belt natin. Isa rin itong nakakatulong para tumagal yung belt natin. Pag tumakbo na kasi yung compressor, umiinit yung B-belt. So, kailangan natin lagyan ng belt dressing para hindi agad mag-crack or hindi maputol yung belt natin. Medyo malaki itong drive motor ng compressor natin. Ito na kasi yung nagsusupply ng aircon sa buong barko. So, meron kaming kabina na maabot sa 30 kwarto. Kaya, malaki yung compressor natin. Ito na rin nagsusupply para sa bridge. Napakahalaga rin ng aircon sa barko kasi normally mainit talaga. Maliban na lang kung winter season. At isa rin itong ini-inspect ng mga authority kung okay ba yung air conditioning system. So, meaning to say, kapag may problema yung aircon nyo or mainit sa mga kabina, mainit sa mga officer's mess or crew mess, pwedeng i-list. Ngayon, kailangan na lang natin testingin kung okay na ba yung adjustment natin. Bali, bubuksan ko lang yung shut off valve nung kaninang pagka-pump down ko sa system natin. So, dahil binuksan ko na, magkakaroon na siya ng suction pressure, mag-automatic start na yung compressor natin. Kaya, ito muna yung inuna ko kasi mas mahirap na buksan to kapag biglang tumakbi yung compressor. Kaya ngayon, yan yung okay na yung shut-off valve, yung main breaker na lang. Pero gaya ng dati, gaya ng nakasanayan, safety first lagi. Siguraduhin nyo na bago nyo i-switch on yung main breaker, i-double check nyo na walang tao sa engine side or sa compressor side. Pag tumakbo na yung compressor nyo, kailangan nyo na lang ng visual inspection. Kung okay ba yung takbo ng motor nyo, kung hindi ba ma-vibrate yung belt, i-double check nyo na rin yung amperahe ng motor nyo. So kung hirap yung motor nyo, abnormal yung ampere nyo,
So, pero ito, so far okay yung adjustment natin. Kaya pwede natin siyang ipara ulit or i-shutdown para maikabit natin yung cover, and then may service na natin kasi baka naiinitan na yung mga tropa natin sa kabina. Masaya kami tatlo pag magkakasama sa trabaho kasi nagpapataasan kami ng noo. Pero ito nga pala yung ang aming engine cadet, si Gerald. Siya yung pinakamataas sa amin. Aba, lumapit pa. Oh, ang taas oh. So paano mga kaleki, hanggang dito na lang yung video natin. Sana meron kayong natutunan. Huwag nyo lang kalimutan na i-click yung subscribe button para marami pa tayong may post na video dito sa ating YouTube channel. So paano mga kaleki, maraming salamat. Ito ang inyong lingkod, si Leki Louie.